Ako nga po pala si Betty Lopez at ito ang kwento ko. Isang simpleng high school student lang ako. Masayahin, may mga totoong kaibigan. Feeling ko wala na akong hihilingin pa kay God. Halos lahat yata ng oras ay naibigay ko na kay Ben. Wala na ang oras para sa mga kaibigan ko. Mga oras na nagre-review sana ako, mas pinili kong makasama si Ben. Di ba mahal mo ako? Oo naman. Tara na, gawin na natin yung sinasabi ko kagabi. Parang naman kasi. Sige na, di ba mahal mo naman ako? Oo. At nangyari na nga ang dapat hindi mangyari. Mag-aaral mo na ako ng ari. Ayan kasi sinabi namin.
nakapag-aral pa naman ako. Si Letty at si Terry ay nagpatuloy ng college. Ako, pumasok ako ng TESDA. Buwan-buwan ay palaki ng palaki ang tiyan ko. Palaki ng palaki ng palaki. At kung tatanungin nyo kung nasan si Ben, ayun, iniwan ako. Sila Letty at Terry naman ay malapit ng graduate ng pagka-nursing. Feeling that you're holding my heart, and I know that it is true. You wouldn't let it be broken. You're brightening my day, showing me my direction. You're coming to me and giving me inspiration. How can I Betty, ito nga pala yung regalo namin sa anak mo. Oh, ito. Sorry ah. Gagaling lang kasi namin sa duty. Hindi kayo walang balot. Sorry ah. And it's all. Di ko pinagsisisihan ang pagdating ni Micaela ng maaga sa buhay ko. Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi ako nakapagtapos. Kaya guys, ang payo ko sa inyo, mag-aral ng mabuti dahil ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak ay may tamang panahon.